nang nagnakaw ng mansanas. Tara, huli natin. Oh, Mario, anong ginagawa mo dito? Mario, ikaw ba yan? Mario? Oo. Buti naman, Mario, maaga kang umuwi ngayon. Kamusta si tita? Huwag mo na siyang gisingin, Mario. Pagod yan, kakayak maghapon. Kumakain ba siya ng mabuti? Ayaw niya akong kumain kahit isang subo lang ng lugaw. Bibili lang ako ng biskuit. Ano ba, Gloria? Bakit hindi ka makapaghintay? At bakit, Mario, naging sensitive ka sa bagay na yan? At bakit hindi? Eh kanina pinag-uusapan natin yung bata tapos pera naman na agad. Dapat iniisip mo yung kalagayan ng bata. Sa tingin mo, Mario, hindi ko pa iniisip ang kalagayan ng anak natin? Ano bang halaga? Bakit ako humingi ng pera sa'yo? Pambili ko ng lipstick, pambili ko ng damit, pambili ko ng makeup, panood ng sine. Iniisip ko kalagayan ng anak natin. Ano, Mario, ha? Ano, Mario? Pwede ba hinahan mo yung boses mo? Mamaya magising yung bata eh. Konting halaga lang, Mario, yung hinihingi ko para pambili ng pagkain ng ating anak. At yun ang dahilan, kaya ginugulo kita. Pasensya na, Gloria. Okay lang, Mario. Ngayon, pwede mo na ba akong bilhan ng pera? Pera? Wala akong pera. Diba, Mario, araw ng sweldo mo ngayon? Oo nga, pero... Pero ano, Mario? Nasa ang sweldo mo ngayon? Wala. Wala sa akin. Saan napunta? Ano, Mario? Hinintay kita ng buong maghapon pagkatapos yan ang sasabihin mo? Na wala akong pera? Eh wala nga sa akin eh. Anong gusto mo? Magnakaw ako? Bakit? Sinabi ko bang gawin mo yan? Ang gusto kong malaman kung saan mo ginamit ang perang yon. Wala nang natira sa pera ko eh. Wala? Ano nangyari sa pera mo? Eh nakainom ako ng konti kasama mga kaibigan ko. Our time tonight, girl, above.
above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the lights and close the door. Ooh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just kiss till we're naked, baby. Versace on the loloko, Mario. Hindi ka lasing. Ba't nung lasing ka dati? Mukha kang ahas doon na gumagapang at umaaling aso ang mabawang amoy ng alak. Alam ko, Mario, hindi ka lasing. Oo na, hindi na ako uminom. Pero, Mario, yung sweldo mo, saan napunta yon? Mas mabuti nang hindi mo malaman. Mario, asawa mo ako. Nakarapatan ako sa kalahati ng kinikita mo. Kung wala man, gusto kong malaman kung saan napunta yon. Oo na! Ginastos ko yung pera pinambabae ko. Naniniwalang kaya mo yung gawin sa akin. Hindi ko naman alam na ganyan kalaki ang tiwala mo sa akin. Hindi, Mario. Ang gusto ko lang namang sabihin, huwag mong ubusin ang pera mo kung alam mong kailangan ng anak mo. Di ba mahal na mahal mo yung anak mo? Mario, ano ba talaga ang problema? Wala, Gloria, wala. Alam kong may problema, Mario. Wala na akong trabaho. Ano? Totoo, Gloria. Eh, yung sweldo mo ngayong linggo? Nung isang linggo pa akong nawalan ng trabaho. Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Akala ko kasi makakahanap ako ng trabaho nang hindi ka mag-aalala. Akala mo ba ganang kabilis maghanap ng trabaho sa loob ng ilang buwan? Hindi naman abot ng ganun katagal. Paano yun nangyari, Mario? Ano namang kabalustugan ang dala ng mga may mong makasalanan? Ngayon, Gloria, huwag mong subukang pagbintangan ako gaya ng ginawa nila. Eh, ano bang binibintang nila? Kung anong pinapalabas mo, pangungupit. Eh, ano pa bang ibang tawag doon? Nagnakaw ka daw? Wala yun. Eh, ano yun? Isang mansanas. Mansanas? Ang ibig mong sabihin? Oo, mansanas. Hindi mo ba alam yung mansanas? Kumuha ka ng isang mansanas? Oo, tinanggal nila ako dahil doon. Tinanggal nila ako dahil sa isang mansanas, hindi isang dosena, hindi isang kahon. Yan ang napala mo. Eh bakit alam ko bang tatanggalin nila ako dahil doon? Nakita ko lang namang gumulong yung mansanas sa sirang kahon eh. Hindi ko na malayan na linagay ko na yun sa baunan ko. Yan ang hirap sa'yo, Mario eh. Kapag inisip mo na yung tiyan mo, hindi mo na naiisip ang iba. Hindi ko iniisip ang sarili ko. Sinong iniisip mo? Ako? Nangihiniba ako ng mansanas? Oo siya. Sige, anak. Ali, magkano po? Ay, ano ba? 25 pesos. Sige, salamat na lang po. Wala tayong pera, anak. Na lang tayo sa mas mura. Sige po.
Dito na, mansanas. Dito ka muna. Magkano po yan? Sampung na lang para sa'yo. Sige po. Salamat. Tawan ako. Ayoko po nito. Ayoko nito. Hindi naman ito yung totoong mansanas. Kaya nung nakita ko ang mansanas na gumulong mula sa kaon, naisip ko magugustuhan ni tita yon. Bakit di ka na lang kaya nagawin ng panisal, bigas, o di kaya'y gatas? Mario, hindi tayo mayaman. Kaya nating mabuhay ng hindi nakakatikim ng mansanas. Bakit? Ginawa ba ang mansanas para sa mayaman lang? Di ba't ginawa ang mundo para sa lahat ng tao? Iyan ang dahilan kung bakit gusto mong dalhan ng mansanas si tita. Dahil nung pinanganak siya, pinangako natin na lahat gagawin natin para sa kanya. Kaya sa inuud na mansanas, kaya ka nawala ng trabaho? Wala akong pakialam kahit ilang trabaho pang mawala sa akin dahil sa mansanas para sa anak ko. Oh, nasan yung mansanas para kay tita? Naiuwi mo ba? Wala dyan. Tinago nila para sa ebidensya. Tita mo lang, nawalan ka ng trabaho dahil sa pangungupit ng mansanas. At nawala mo pang mansanas na dahilan ng pagkawala ng trabaho mo. Pangungupit ng mansanas? Napakalit yun na dahilan, Mario, para mawala ka sa trabaho. Makiusap ka kaya? Hindi nila gagawin yun. Parang hindi? Eh alam mo naman gagawin nila lahat para lang matanggal ako eh. Gusto nila ipasok yung mga tao nila. Dapat nagreklamo ka, Mario. Bakit nila kakalkalin ang mga bagay na yun? Eh gagawin nila lahat para hindi ako makabalik. Di bali makakanap noon ako ng bagong trabaho eh. Madali lang naman maghanap. At nung isang linggo pa ako naghanap, baka tatanggapin na ako ng isang trabaho. Nagsisinungaling ka na naman, Mario eh. Maniwala ka, hindi na ako nagsisinungaling sa pagkakataong ito. Lagi ka namang nagsisinungaling, Mario. Hindi ko nga alam kung kailan ka nagsasabi ng totoo eh. Ang totoo, makikipagkita ko sa taong may-ari ng isang kumpanya na nangangailangan ng tagabantay paggabi. Totoo ba? Totoo. Ipagdadasal na lang kita sa Panginoon, Mario, para matanggap ka sa trabaho papasukan mo. Pero sa akin lang, buong magdamag kang nasa labas. Walang kaso yun. Pwede naman akong matulog hanggang sa mag-umaga. Pero ang ibig kong sabihin, Mario, hindi kita makakasama ng gabi. Pero siguro masasanay din. Bakit di mo puntahan yung kaibigan mo? Wala ka namang gagawin mamayang gabi, di ba? Hindi ba't mas maganda na mas maaga para makabalik ka ulit? Sige, pwede rin naman. Ito, kunin mo. Umalis ka na at hinintayin kita. Huwag mo na akong hintayin, baka gabihin ako. Sige. Pero kung makakaidlip ako hanggang sa pag-uwi mo. Mali talaga yung mali. Anak, ano ka pala yung sasabihin mo? Nay, pagkasan mo ako ng mga. Kuya, isang malaking pagkakamali ang pagpapakasal mo sa walang kwentang lalaki na yan. No. Pero Nay, mahal ko si Mario. Diyos ko, Nak. Nasa huli ang pagsisisi. Hindi, Nay. Naniniwala kong magbabago siya. Sige, bahala ka na. Pablo? Hindi ka natutuwang makita ako, no? Bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Ay, yan ba ang tamang paraan ng pagtanggap ng kaibigang bumibisita? Wala kaming pake sa pagbisita mo, Pablo. Hindi ka nagbago kahit kaunti, Gloria. Kahit kaunti. Ikaw din, Pablo. Walang pagbabago kahit konti. Ikaw pa rin yung babaeng
nagsumpa sa akin dahil naging kaibigan ako ni Mari. Bago pa man kayo nagkakilala, hindi na pagbago ng panahon ang ugali mo sa akin. Galit ka pa rin, ano? Oo, Pablo. At sana huwag ka nang makalapit sa amin habang buhay. Hindi pa ba ako lumalayo sa'yo? Kung ganun, Pablo, bakit ka nandito? Hindi ba ako pwedeng pumunta paminsan-minsan sa inyo para alamin kung naging mabuti ba ang kalagayan ng buhay mo? Paano kayo nakakaroon? Mabuti naman kami hanggang sa nagpakita ka. Ang anak mo, ganito pa lang siya katangkad nung huli kong nakita. Kumusta na siya? Mabuti naman siya. Oh, akala ko hindi maayos ang kalagayan mo. Oh, paano mo nalaman? Mario, sinabi mo sa kanya? Ako? Ba't ko naman gagawin yun? Eh, hindi nga kami nagkikita ng matagal. At syempre, yung doon ngayon. Ano? May sakit ba siya? Hindi namin alam. Sa palagay mo, kailangan na siyang dalhin sa doktor? Pahiramin kita ng onting halaga. Pwede itong makatulong para gumaling ang anak mo. Oo, kailangan namin yan. Pero salamat na lang, Pablo. Ba't ayaw mo kunin? Ang pagbayad sa'yo nang ungulang makitalat ang pagmumukha mo? Kung ganyan kalaki ang galit mo sa pagmumukha ko, edi wag mong bayaran. Dahil dyan, kaya mas kailangan kong tanggali yan. Okay, kung iyan ang gusto mo. Hindi na umaasa sa'yo si Mario simula nung ilayo ko siya sa mga kamay mo. Wala akong pinagsisisihan. Paano si Mario? Wala din ba siyang pinagsisisihan? Wala! Paano ka nakakatiyak? Noong magkaibigan pa kami, nakakapunta kami sa malalamig at mamahaling sinihan. Ipupusta ko lahat ng pera ko na hindi na siya nakakapunta doon simula ng palayain mo siya sa akin. Mga apat na taon na rin ang nakakalipas. Hindi umaasa ng malaki ang sinuman sa malinis na pera. At kami hindi. Anong matapat na pera? Mas maganda ba ang itsura nun kaysa sa sinungaling na pera? Mas marami ba yun nagbibiling katotohanan? Ano yun? Nagdadamit ka ng katulad yan? Nakatira kayo dito sa gubat na tinatawag niyong bahay? Yan ba ang tinatawag mong katapatan? Ano ba, Pablo? Tignan mo ang nangyari sa anak mo. Yan ang nagagawa ng katapatan sa kanya. At paano siya matutulungan ng katapatan ngayon? Wala siyang sakit at hindi niya kailangan ng gamot. Alam mo yan. Alam mo yan na kailangan niya ng pagkain. Masustansyang pagkain. Pablo, ano ba? Alam kong pumunta ka dito para iyayain siya muli sa madumi mong gawain. Pero hindi mo na magagawa yon. Hindi na siya makikinig sa'yo. Narating na namin ang puntong ito eh. At patuloy kaming mabubuhay. Walang hinihinging tulong sa'yo. Buhay ba ang tawag niyo dito? Ang tawag dito, Gloria, ay dahan-dahan pagpapakamatay. Pablo, tumigil ka na. Bakit ka ba pumunta dito? Nainip akong naghintay sa'yo. Kung gayon, nagkikita pa na kayo? Yan ang kinakatakutan ko eh. Pumunta siya sa bahay kagabi. Pablo, wag! Sabi niya, babalik siya kaninang tanghali. Pero hindi na siya nagpakita. Pumunta ako dito kasi natatakot ako. Baka nakokonsensyo na naman siya. Pablo, sabi ko huwag mong sabihin. Okay lang yan, Mario. Sabihin mo na ang lahat sa kanya. Malalaman niya lang din kinalaunan. Sabihin mo yung mga sinabi mo sa akin kanina. Na ayaw mo ang ganitong pamumuhay. Mario, ito ba yung sinasabi mo yung bagong trabaho? Gloria, sana maintindihan mo. Sinubukan ko pero hindi ko maiyahan yung pamilya natin. Ikaw ang dapat sisihin dito, Pablo. Pumunta siya sa akin. Kahit alam mong gagawin niyang lahat. Kahit ang bumalik sa buhay na ayaw niya. Lumayas ka, Pablo. Aalis ako kapag handa nang umalis si Mario. Hindi sasama sa'yo si Mario. Talaga ba? Ba't hindi mo siya tanungin? Hindi ka sasama sa kanya, Mario. Sabihin mo, iwan niya na tayo. At huwag din tayong babalikan. Alam kong kinakausap ka lang niya at lalasunin ang isip mo. Huwag kang sumama sa kanya, Mario. Gloria, ako ay... Huwag kang mag-alala, Gloria.
Ligtas siya sa akin. Diyan ka muna, Pablo. Pupunan kita maya-maya. Gloria, sasama na ako sa kanya. Huwag, Mario, huwag. Hindi mo na ako mapipigilan ngayon. Napag-isipan ko na yan nung isang linggo. Mario! Mario, hindi! Mario! Alagaan mo ang sarili mo. Alagaan mo din ang anak natin. At ako nang bahala sa sarili ko. Huwag mo na akong hintayin pa kagabihin ako. Hello, asan ka na? Kanina pa ako dito. Hoy! Tama na yun. Hindi pa.